Nag-umpisa nga itong chapter 1088 sa isang flashback. Flashback kung saan ay nagtuturo itong si Garp sa mga bagong miyembro ng Marines. Ipinakita nga itong si Kobe na similar yung appearance nung time na una natin siyang nakilala. Bali nagtanong nga itong si Garp sa klase niya kung ano daw ba ang gagawin nila kung sakali man at may na-stranded sa isang isla na isang bata at isang matanda. Kung saan ay may dala nga daw silang isang bangka na isa lang ang pwedeng sagip. Sino daw ba ang sasagipin nila? Yung matanda daw ba o yung bata? Bale, ang sumagot nga sa tanong na to e si Kobe. Sinabi nga niya na bababa daw siya sa bangka nang sa ganon e parehas maliligtas itong matanda at bata na na-stranded. Nung marinig nga ni Garp itong sagot ni Kobe e bigla siyang nagalit at binato niya ng chok itong si Kobe. Sinabi nga ni Garp na mali daw itong sinagot ni Kobe dahil yung dapat nga daw na ililigtas e yung bata dahil ang Marines nga daw e pinoprotektahan ang future, which is itong mga bata. Itong matanda naman daw e kahit hayaan nang mamatay dahil konting oras na lang naman daw ang natitira sa kanila. Nung marinig nga ito ng isang Marine instructor e bigla itong nagalit kay Garp dahil mali daw ang sinabi neto sa klase. Since ang buhay nga daw ng mga tao e lahat e pantay-pantay, which is nagdisagree nga itong si Garp at sinabing mas mahalaga daw ang buhay ng mga bata dahil yung future nga daw nila e limitless. Sa sumunod na panel nga e ipinakita naman itong flashback na nangyari sa Amazon Lily. Bali ito na nga yung time kung saan e nagharap-harap itong sila Boa Hancock, Blackbeard at Kobe. Sa oras nga na to e nag-interfere na itong si Silver's Rayleigh at paalis na itong si Blackbeard. Pero bago nga umalis itong si Blackbeard e ni-request niya na kunin ang 800 na Navy at isang battleship mula sa mga Marines. Nang sa ganun nga naman e meron siyang mapapala sa pagpunta niya sa Amazon Lily. Nung marinig nga ito ni Kobe e agad siyang nag-step up. Inoffer nga niya kay Blackbeard na imbes na yung 800 na Marines at isang battleship ang kukunin neto sa kanila e siya na lang daw. Which is pumayag naman si Blackbeard. Mabalik nga sa current timeline e lahat nga ng Marines na nakasakay sa barko ni Garp e nagpapanik na. Since itong malaking kamay nga ni Avalo Pizarro e dadapo na sa barko nila. Kaya naman pinagbabaril nga nila ito. Nung makita nga ito ni Kobe e na-realize niya na kung tatama daw itong kamay na to sa barko nila e maraming sibilyan ang mamamatay. Kaya naman bigla nga niyang tinanong itong nakahiga na si Garp kung ano daw ba ang gagawin nila. Sinabi nga ni Garp na kung magtutulong-tulong itong sila Kobe, Helmipo at Gruz e maliligtas daw nila itong mga sibilyan. Ganito nga lang daw ang gagawin nila. Siya nga daw ang gagawa ng opening para kay Kobe. Meaning si Kobe daw mismo ang sisira sa malaking kamay ni Avalo Pizarro. Si Gruz naman daw ang sasalo sa debris na maaaring mapunta sa barko nila. At itong si Helmipo naman ang kocover sa dalawang to. Nung marinig nga ni Kobe itong plano ni Garp medyo nag-alangan siya. Wala nga siyang tiwala sa sarili niya na masisira niya itong ganitong kalaking kamay ni Pizarro. Kaya naman pinalakas nga ni Garp ang loob ni Kobe at sinabing during battle daw dapat na mabilis kang mag-isip. At dito nag-umpisa na nga sila sa plano ni Garp. Sila Kobe at Prince Gruz nga nauna na papunta sa kamay ni Pizarro. Pero habang tumatakbo nga sila nagtatakang nagtanong itong si Gruz kung bakit tiwala daw si Garp na masisira ni Kobe itong kamay ni Pizarro. Meron daw ba siyang bomba na dala o maski armas? Ang sinagot nga lang ni Kobe wala. Pero may susubukan nga daw siyang gawin. Hanggang sa may mga piratang ang umatake kila Kobe. Buti na nga lang at nandun si Helmipo at sinalag itong mga bala na to. Sa sumunod na panel naman tumayo na nga itong si Garp. Pagkatayo nga ni Garp mabilis siyang kumilos at inatake itong si Kuzan pabaon sa lupa. Kasunod nga nito mabilis na naman nga siyang kumilos papunta naman sa ulo ni Pizarro. Nung makita nga ni Avalo Pizarro itong si Garp bakas na bakas sa mukha niya yung kaba. At dito inatake na nga ni Garp si Pizarro ng Galaxy Divide.
So as the word itself, divide, eh nakita nga nating nahati sa gitna itong giant skull ng Hachinosu. Ang naging resulta nga nito para kay Pizarro, eh nakita natin siyang napuruhan. Kaya naman bilang ganti nga kay Garp, eh hahampasin na ni Pizarro itong barko niya. Nung makita nga ito ni Kobe, eh dali-dali siyang tumakbo papunta sa kamay na to ni Pizarro. At bago pa nga may gawin si Kobe, eh nagkaroon ng isang flashback si Garp. Flashback kung saan eh ito nga yung time na tinitraining na ni Garp itong sila Helmipo at Kobe. Balik kinausap nga ng palihim ni Helmipo si Garp at sinabing nagtitraining nga daw ng palihim itong si Kobe ng mag-isa. Ginagawa nga daw niya yon dahil sa alam niya na isa lang siyang normal na tao. Nung marinig nga yun ni Garp, eh medyo nagulat siya. Pero dagdag pa nga ni Helmipo na yung training daw na ginagawa ni Kobe sa gabi eh masyadong marahas. To the point na halos mabali na nga daw ang mga kamay neto. Plus pumupunta rin daw sa G1 Marine Headquarters itong si Kobe para naman suntukin ng walang katapusan yung battleship bugs ni Garp. At dito eh nabalik na nga sa current timeline yung scene. Nung makita nga ni Garp si Kobe na aakma ng susuntukin itong kamay ni Pizarro, eh sinabi lang niya na basic lang daw ito kay Kobe. Para nga lang daw itong langgam para sa kanya. So lahat nga eh napatingin sa gagawing atake ni Kobe. Hanggang sa bumitaw na nga itong si Kobe ng Honesty Impact. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Kobe, eh nakita nating nahati sa gitna itong braso ni Avalo Pizarro. Gulat na gulat naman itong mga pirata as well as yung mga marines nung makita nila kung gaano kalakas itong si Kobe. At dahil nga sa atake na to, eh nakita nating bumagsak na ang mga debris papunta sa barko ni Garp. Buti na nga lang at nandun si Prince Gruz para saluhin ang mga ito. At habang nagdidiwang na nga ang mga marines, eh biglang tumawag si Tashigi kay Garp para sabihin na tapos na ang misyon nila. Pero laking gulat nga ng lahat nang sinabi ni Garp na umalis na daw silang lahat sa Hachinosu. Gagawa na nga lang daw siya ng paraan para makatakas. Ang importante nga daw ngayon eh ligtas na silang lahat. At dito eh ipinakita nga yung sitwasyon ni Garp na tumatawa. Kung saan eh dahan-dahan na nga siyang nagiging yelo. Kasabay nga nito eh tuhog-tuhog siya mismo ng sibat na ginawa ni Kuzan. At sa huling panel nga ng chapter na to eh biglang nagsalita ang narrator. Sinabi nga niya na nakabalik na daw ng ligtas si Kobe. Pero itong si Vice Admiral Garp nga daw eh hindi natin alam ang magiging kapalaran sa Hachinosu. Sa kabilang banda naman eh itong mga barko nga ng Marines na papunta sa Egghead Island eh dadaong na. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1088. Bali ngayon eh pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong unang scene. So itong pagtuturo nga ni Garp sa klase e metaphor sa philosophy niya as a marine. Gaya nga ng sinabi niya e mas mahalaga sa kanya na mailigtas ang mga bata kesa sa matanda. Since konting oras na lang naman daw ang magugugol neto sa mundo. At ang mga bata nga daw ang future. Which is metaphor nga ito sa ginawa niya sa chapter na to. Hinayaan nga niyang makaligtas itong sila Kobe sa Hachinosu. Kapalit nga neto e yung buhay niya. Sa part naman ni Kobe na may tinatago palang ganitong lakas, eh it makes sense na nga ngayon kung bakit ganito na lang ka-confident si Garp na sabihin na si Kobe daw ang future ng Marines. Dahil alam pala niya mismo kung ano ang pinagdaanan ni Kobe. Since may idea nga siya sa training na ginagawa ni Kobe. At speaking of Kobe, eh nakita nga natin na ang ataking ginamit niya eh yung Honesty Impact. So base nga sa sinagot ni Kobe sa klase ni Garp na mas pipiliin na lang niyang bumaba sa bangka para masagip parehas itong bata at matanda, eh makikita nga natin na talagang mabuti ang puso niya. Kaya naman possible nga na yung ipoportray na justice ni Kobe sa hinaharap once na maging admiral na siya, eh yung tinatawag na honesty justice or malay natin. Ito yung papalit sa absolute justice na motto ngayon ng mga Marines. Diba? Anyway, marami nga ang nagtataka kung nakakagamit ba ng Conqueror Saki itong si Kobe o hindi. Since nakitaan nga natin siya ng Black Lightning bago umatake. So para sa akin nga eh hindi. Pwedeng ang advanced armament haki lang ito. Syempre sa tagal ng naging training niya kay Garp eh imposible naman ata na hindi pa niya na-acquire ang armament haki. At gaya nga ng sinabi niya sa flashback ni Helmipo, eh normal na tao lang daw siya. Meaning eh kailangan niyang mag-training ng 200 times kesa sa mga kasamahan niya nang sa ganon eh makasabay siya sa lakas nila. At dahil nga sa alam naman natin na hindi nakukuha sa training ang pagkakaroon ng Conqueror
General Saki, eh it makes sense nga na armament haki lang ito. Or pwede rin na yung ceiling neto eh yung advanced armament haki. Kumbaga armament o advanced armament haki lang yung level neto para sa akin. Bale yung mga hindi ko naman nabanggit sa chapter na to eh syempre gagawa na lang natin ng separate video. Since may break na naman nga next week, yes guys, may break na naman nga. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. So yun lang, peace!